po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayawa. Uli sa magandang umaga, ang hali hapon, gabi, sa lahat po ng inaabot ng munting channel na ito, sa iba't ibang panig ng buong mundo, maging dito sa atin sa Pilipinas. Uli po tayong pasalamat kay Abayawa sa buhay na ipinagkalob sa atin sa araw na ito, sa ating mga kapatira na makakaisa natin sa gagawin nating pag-aaral at maging doon sa ating mga non-viewers, sa lahat po ng magtatangsap at sa lahat po ng mga subscribers, ay muli po tayong magpasalamat sa biyaya, buhay na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Ngayon po ay May 11, 2021. Ganap ng alas 5.29 ng hapon dito sa Pilipinas. At ang ating paksa sa hapong ito ay hinggil po doon sa kaunting kalaman sa kasulatan, sulat ni Lucas sa mga gawa, 26-17. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo at gayon din sa mga Hintil kung saan kita isusubo. Yan po ay sinabi ni Yahweh siya eh. O niya ba Yahweh? Sapagkat siya nasa Espiritu na eh. Noong mga panahon na yan. Ano? Yan po ay makikita natin na saan ba ililigtas si Pablo? Kasama rin po natin sa ating pong YouTube live monitor si Brad Alberto Palado. Purihin, pasalamatan at mahalin po natin ang nag-iisang tunay, buhay at mga pangyarihan na ilhin na walang iba kundi si Abayawa. Magandang araw po sa mga kapatid sa kapulungan ni Abayawa. Magandang hapon, Brad Alberto Palado. Sir Loren Paulan, magandang hapon Bro Eman at sa lahat ng mga kapatiran sa assembly, purihin at pasalamatan ng nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abayawa. Milano Malo Jr., pagpaparangal, pagsamba, pagluwalhati, pagdakila, pagpapasalamat at pagpupuri, bigay po natin sa kataas-taasang ilhin na pinakamakapangyarihan sa lahat ang kaisa-isang banal na si Abayawa, mapagpalang aral sa bawat isa. Ricardo Quaresma, pagpupuri, pagdakila, pagpapala at pasasalamat sa nag-iisang ilhim na banal buhay na makapangyarihan sa lahat na si Abayawa. Magandang hapon po, Bro Eman at sa mga kapatid sa kapulungan. Samuel Ratoni, magandang hapon po, Bro Eman at sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan. Purihin, pasalamatan po natin ang nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abayawa. Liberisa Sherry, magandang hapon po, Bro Eman at sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan ni Abayawa. Purihin at pasalamatan si Abayawa ang nag-iisang Elohim na pinakamakapangyarihan sa lahat. Rodel Napa, maganda nga po Bro Eman at sa aking mga kapatid, purihin, pagdakila, paluwalhati at pasalamatan ang nag-iisang banal at buhay na walang katulad, kamangha-mangha pangalan ni Abayawa. Rosli Mandoho, shalom mga kapatid, dito sa kapulungan, purihin at sambahin sa kabutihan niya. Sa atin at ganun din sa iyo, Brad, at sa mga non-viewer. Christina Juarez, good PM po. Ulit ko na lang pag-uwi sa office, panang boss ko. Sabi ni Sister Christina Juarez. Magandang hapon, Sister Christina Juarez. At meron na po tayong siyam na non-viewers. Ito na yung ating thumbs up. Sa atin po namang GC, kasama rin po natin si Brad Sebastian Juarez, Wilfredo Bedes, purihin at pasalamatan ng kataas-taasan ang Haring Walang Hanggan, walang kamatayan na nag-iisang makapangyarihan Elohim, ang banal na Espiritu, ang ating mahal na Abayawa. Magandang hapon po, Bro Eman, at sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan. Ayan. And then, Brad Caras Gasbar,
Mapagpalang hapon po, Bro Emma, at sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan. Purihin si Abay Yawa, pray ko po ulit kung po ang net. Stelorita Corsiga, Brad Ricardo Quaresma, Brad Samurotoni, magandang hapon mga kapatid sa kapulungan. Purihin si Abay Yawa. Fernando Villera, purihin po si Abay Yawa, magandang hapon po, Brother Emmanuel at sa mga kapatid sa kapulungan ni Abay Yawa. Ayan. So, yun po ang ating mga ilang mga kapatid na nasa GC and ho. Christina Juarez, Three Hearts. So, Sister Joel D. Yan, kasama na rin po natin doon sa GC. At yan pong ating paksa ay marami ho ang marahil kung may nakababasa ho niyan niyang gawa 26. At hindi ko rin ho alam ha, kung marami ang nakapagbasa na niyan o hindi pa nababasa o nakapakinig. Kasi may binabanggit diyan eh. And then, noong siya ho ay isugo doon sa mga Hintil, maging sa Israel o doon sa kapwa niya Hudyo, ano, ay lahat ba sumumpalataya? Lahat ba naniwala? Lahat ba nakinig doon sa pangangaral ni Pablo? Halimbawa, dun sa mga Israelita, sa mga hari, at sa mga Hintil. Ano? Meron mo bang naniwala? Lahat ba sumampalataya? Yan ho yung ating bibigyan ng pansin sa hapong ito. Kasi nga, yung aking ginagawang pangaral, ito ay para na lamang doon sa mga tinawag. Gaya ng pag-iipon niya doon sa Juan Gis, meron akong ibang tupa na wala sa kulungan ito. Brad Ran Villano, magandang hapon po Brad Eman at sa kapulungan ni Abay Yawa, luwalhati at pasalamat tani kay Abay Yawa. Major Pasis, magandang hapon po Brad Eman at sa lahat ng mga kapatid sa Assembly of Yawa, purihin at pasalamatan natin ang nag-iisang banal makapangyarihan kay Elohim Abay Yawa. Lulita Corsiga, luwalhatiin, parangalan at tagilain po natin ang ating pinakamamahal si Abay Yawa. May huwaga, kamangha-mangha, banal buhay at nag-iisang makapangyarihan sa lahat. Leonardo Corsiga, maganda ang pagpalang hapon po, Bro Eman, at sa mga kapatid, lalo na kay Abayawa. Maganda hapon po, Bro Leonardo Corsiga. Alam naman natin si Pablo talagang pinili yan o, inihalal. Walang pasubali ho yun. Nakasulat ho yan. Sino ang pwedeng mag-witness? Eh, siyempre, unang-una na si Abay Yawa. Tapos, pinatotohanan niya ni Pedro. Marami nagpatotoo dyan eh. Si Lucas. Hindi lang matanggap ng maraming mga against. Eh, ito mga against kay Pablo, yan din ho yung gustong-gustong pumatay nung panahon na yun. Na ang unang siglo, nung siya ho ay sinusubo na. Lulito Corsiga, magandang hapon po, Bro Emmanuel, at sa lahat po ng aking mahal na mga kapatid sa kapulungan, maging sa mga viewers, magandang hapon po sa ating lahat. Edmundo Umali, magandang hapon sa lahat, purihin si Abay Hawa. At marami hong mga mangaral, siran-sira pagdating sa pangaral ni Pablo. Kasi nga po, hindi kasi nila po pwedeng isingit kasi ang layunin ho talaga nila
Kaya gusto nilang gibahin si Pablo ay isingit yung kanilang aral, yung doktrina nila, yung turo nila. Na hindi naman mangyayari sapagkat ang naghalal mismo kay Pablo ay si Abayawa. Siya ang pumili. O paano ngayon? So, ibig sabihin, lahat doon ng reliyon na ayaw kay Pablo, ayaw din niya kay Abayawa. Yun yung maliwanag doon. Di ba? Mira, siya yung nagsugo pagkatapos ayaw mo doon sa kanyang sinugo. Lumalabas, ayaw mo doon sa nagsugo kay Pablo. Ganun lang mo yung kasimple. Para mabigyan ng liwanag, ito bang ating ginagawang pang-aral nito, araw-araw? Ito ay para doon sa mga tinawag, mga banal, mga agbabanal. Hindi ho ito para sa mga hindi magbabanal. Maaaring doon sa iba ay iba yata yan. Kasi kalimitang mga mangaral, ang ginagawa nila, lahat sakop nila eh. Pero dito, ang ginagawa ho nating pangaral ay para lamang doon sa mga banal. Siyempre, matatawa ho yung iba dyan. Bakit? Ba't ganun, Brad, ang tema? Eh, yun ho yung nakasulat eh. Ibig sabihin, yung ating ginawang pangaral, magmula pa doon sa una hanggang sa ngayon, para lang pala ito doon sa mga banal at mga agbabanal. Ibig sabihin, kung hindi ka magbabanal, eh hindi ka para dito. O ganun lang kasimple yun. Hindi ka para dito sa channel na ito. Parang ang bigat ng dating yan. Wala ho tayong magagawa. Yung kaligtasan mo kasi sa kasalanan ay si Abayaw ang gagawa niyan. Kung natatandaan ho ninyo, meron na siyang pinili sa pulpa bago palikain ang sanlibutan ito. And then meron din siyang pinili rin para hindi talaga maligtas. So ang layunin ho noong pangaral dito sa kapulungan ay para doon sa magbabanal, sa mga tinawag, magbabanal, o hindi ho ito para doon sa mga hindi tinawag. O, para makita na ho natin. At sabi nga natin, hindi naman paramihan dito. Hindi ho. Yung pagpapabanal, yan ho ang makikita natin dito. Lolito Corsica, tama po bro. Leonardo Corsica, magandang hapon po bro Eman, pati po kay Abayawa. Ako po yung nagpapasalamat dito dahil nakasama kami sa assembly at pati na po kay Abayawa. Si Abayawa ang may gawa ng lahat ng bagay na nangyari sa ating buhay. Wala ho naman tayo. Fernando Villera, magandang hapon po, Brother Emmanuel, at sa mga kapatid sa kapulungan. Ganun na rin po sa mga viewers. Carlo Catanrol, magandang hapon po, Bro Eman, at sa inyo. Mga kapatid, papuri, pasalamat sa banal na nagkakaloob ng buhay, kaalaman, at katotohanan na si Mahal na Abayawa, love you all po. Makikita niyo doon sa mga sulat ni Pablo, yung 14 na sulat ni Pablo, lahat ko yan, ipinatutungkol niya doon sa kanya, doon sa mga banal. So, ibig sabihin, lahat ng sulat ni Pablo para doon sa mga banal. Labas ho dyan yung hindi banal. So, ganun din. Yung pattern, yung sinunda natin, ganun din ho. At kung mapapansin ninyo, sa panahon ng si Yahawashi ay nangangaral noong unang siglo, mapapansin nyo na sabi niya, huwag kayong magsipasok sa alinmang daan ng mga Samaritano at ng mga hindi, kundi sa mga tupang nawaglit sa Israel. So,
Hanggang doon lang sila. Di ba? Pero hindi lahat to ng tupang nawagin sa Israel o taga-Israel ay naligtas sa kasalanan. Pero yun ang aim. Ganun din sa panahon ni Pablo nung siya isinugo para sa Israelita, sa hari at saka sa mga hindi. Doon sa mga nabanggit na yan, hindi ibig sabihin lahat yan sumampalataya. Lahat yan naligtas. Ano, doon sa kanyang ginawang pangarap. Pumunta siya sa iba't ibang lugar. Di ba? O Tesalonica, Corinto. And then, nung siya mag-sulat na, ito na. Sa mga banal na nasa Corinto, pertaining patungkol yung sulat niya para na lang sa mga banal. Di ba? So, ibig sabihin, kung halimbawa ho, at hindi may iwasan naman na meron tayong makikita dun sa ating monitor na limawa, kung tawagin ay walk-in, magkukomento ng mga negatibo, sasabihin na ho natin doon sa mga manonood, ito hong munting channel na ito ay para doon sa magbabanal. Ibig sabihin, hindi ho welcome. Hindi ho welcome dito yung hindi magbabanal. Alam niyo kung bakit? Bakit natin na babanggit ho yan? Kasi nga, may pinili na siya eh. So, ang layunin pala ho nitong munting channel na ito ay para salikupin na lamang yung mga tinawag. Hindi ito para doon sa hindi tinawag. Itong munting channel na ito. O the Assembly of Yahweh. Joel Suela, salamat po Aba Yahweh sa lahat. Bro Eman, maganda nga po at mga kapatid at sa kapulungan. Maria Victoria, hello po. Sa lahat, muling salamat. Aba Yahweh sa iyo, Brother Emmanuel, at sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan. Maganda nga po ang Sister Maria Victoria. Sister Chris Dunker, puri na nag-iisang mga kapangyarihan sa lahat na si Aba Yahweh. Malagot kong binabati ng napakaganda at mapagpalang araw ang lahat ng aking mga kapatid dito sa Assembly at gayon din sa iyo, Brother Eman, at sa lahat po ng manonood. Maganda nga po, Sis Chris Janker. Kung sa iba't ibang relihiyon, bumabanggit sila ng mga kapatid, nagkaroon po tayo ng bautismo at ang nabautismo po ay 2,000. Pang-akit lang. O mga kapatid, yun po mga nasa probinsya, mga reliyon ito, ay meron hong nabautismoan doon, 3,000. Ibig sabihin, ganito karami yung sinasabi nilang nabautismoan at naligtas. O isang malaking kalokohan ho yun. Paano kayo maliligtas sa laman? Di ba? Kinakailangan mo magbanal. Di ba? Dito wala ho tayong makikinig. Mga kapatid. Meron tayong mga kapatid nasa 1,000 ho. Mga nagbabanal na. Wala akong ganun. Wala. Dapat ang magpapatotoo si Aba Yahweh. Si Aba Yahweh. Bakit? Yung bunga kasi nung Espiritu, yun ang makikita. Kaya na hindi tayo katulad ng reliyon na kumbaga ay ang nasa isip magdami. Hindi ho. Tayo ho, para ho doon sa kaalaman ng marami, ay nagpapasakop lang tayo doon sa kalooban niya. Kung ano yung kalooban niya. Halimbawa, ang binuksan niya ay ito lang, ay hanggang doon lang ho tayo.
Oo. Kumbaga, nakasalig lang tayo kay Abba Yahweh. Hindi doon sa ating panglaman. Kasi sa panglaman, nakikita natin o yan. Nababalitaan natin. Sa ibang reliyon, kinakailangan yung abuloy nila pasulong. Hindi purong. Ano ibig sabihin? Kinakailangan marami kang dadalhin sa simbahan. Kinakailangan marami kang ikukonverte. Kasi pagka wala kang makukonverte, ano? Ay siyempre, yung magiging abuloy niyan, eh, mananatiling ganun lang. Kinakailangan masipag kang magpahayag. Masipag kang mangaral. Para may mailalapit tayo sa Diyos. Sinasabi nila yun. Pero hindi. Hindi ka inilalapit, kaya bayaba, inilalayo ka. O, dinadala ka lang dun sa laman. Kay Satanas, sa Diablo, dun sa matandang ahas. Yan. O, ang reliyon, idinadala ang mga membro sa laman. Christopher Perez, 3 Hats. Lolita Corsiga, ang dami pong naloko, bro. Christopher Perez, bro Eman, salamat. Umuli. I love you po. Likewise, bro. Christopher Perez. Arnold Makoko, magandang gabi po, Brad Eman, at sa mga kapatiran sa Assembly, purihin ang banal, nag-iisa at makapangiring Elohim na si Amang Yahweh. Magandang hapon, Brad Arnold Makoko. Fortunato Juarez, pasalamat kay Bayahawa at sa mga kapatid. At sa iyo din, Brad, magandang gabi. Sister Maria Victoria, ang Muslim daw, ang tamang reliyon, sinasamba nila ay ang moon. Hindi po. Siguro, yun ho yung kanilang opinion eh. Kumbaga, opinion nila yan, pero hindi mo makikita sa kasulatan. Wala ho yan. Pero, kung sinasabi, ang Muslim daw ang totoo, ang tamang reliyon, sa kanila ho yun. Kasi hindi naman ho ito reliyon eh. Ayan. Itong ating pinagtitipunan o pinagkakaisaan, hindi reliyon. Kaya nga, ang tawag ho dito ay assembly or kapulungan, a calling out, mga tinawag, mga ibinukod. Ang tawag ho kasi doon sa assembly ay mga ibinukod, set apart, tinawag, ibinukod. Kaya assembly. O kaya nga sinasabi natin, itong ating munting channel na ito ay para lamang doon sa mga tinawag magbabanal. So, ibig sabihin, hindi ho ito para sa hindi tinawag. Ito ho. Ang tumatawag si Abba Yahweh, sarili yung iba. O? Nagsasarili silang sikap, inaakala nila yung kanilang ginagawa, nakalulugod. Kaya Abba Yahweh, hindi ho. Wala ho yung ganun. Rodel Nava, tama po, bro. Kaya Abba Yahweh ang pagligtas kung ano kalooban niya. Sister Maria Victoria, bro, ikaw na lang mag-post sa live. Share ko lang minsan. Magloko ang FB. Ano ito? Hindi ko ba? Ikaw na lang ang mag-post sa live. Share ko lang minsan. Maglupa FB. Lolita Corsiga, may abulian din po ang Muslim. Isa pa po pwedeng mag-asawa ng marami. Lalabas po yan sa pangangalan niya. Hindi nga ako magiging ano eh. Hindi magiging kay Abba Yahweh. Kung sarili yun, okay lang. Kasi kung sinasabi nila sila yung tamang reliyon, okay lang. Eh. Hindi naman reliyon yung pinangaral ni Abba Yahweh. Wala siyang ipinangaral na reliyon, wala siyang ipinangaral na sekta. Ang pinangaral niya ay maligtas ka sa kasalanan. Yun. Yung ipinangako niya na nung unang siglo, na inatulan niya na yung
prinsipe ng sanlimutan, pertaining doon sa laman. Doon pa lang dapat sa ano na eh. Kaso nga hindi makuha ng maraming tao kung ano ibig sabihin. Lolita Corsica, babasi po tayo sa bunga. Lagi ho doon eh, sa bunga, dumahing itanat. Kaya nga, anumang bagay na sabihin ng isang nasa laman, hindi ho kapanipaniwala yan. Anumang pagbabago na sabihin ng isang nasa laman, wala ho yan. Ano lang yan? Mabulaklak na dila lang yan. Alam, let's say, nagpatutuwa ka, nasa laman ka. Alam naman na, alam nang may mga espiritu yan. Kung ang isang nagsasalita nasa laman, alam. Hindi yan malilihim. Hindi maililihim yan. Pero mo, si Abayawan nasa iyo. O, paano malilihim yung ginagawa ng isang nasa laman? Alam niyo kung bakit? Kasi lahat naman tayo nanggaling sa laman eh. Di ba? So, nung tayo manggaling sa laman, nagkaroon tayo ng espiritu, nagkaroon tayo ng pagkukumpara. So, ibig sabihin, yung inilalakad mo nung dati sa laman, alam mo na. Eh, ginagawa ko rin yan dati eh. Yun yun. O, kaya alam natin yung nasa laman. Di ba? Chris de la Cosquín, hello po sa lahat. Hello po Kuya Emmanuel. Magandang hapon po. Papuri po at walang hanggang pasasalamat po, Abayawa. Kaya nga ho yung mga nasa reliyon at napunta rito halimbawa sa kapulungan. Siyempre, magtataka yan dahil bakit para yata ang iba rito? May inahanap sila eh. Inahanap nila yung mga nasa reliyon. Oh, na hindi naman talaga nila makikita dito. So pagka hindi nila nakita yung inahanap nila sa reliyon, yun laman eh. Pag hindi nila nakita yung inahanap nila rito sa kapulungan, eh, siyempre, ano pa ang gagawin? Hindi ba? Mananatili ba siya? Di pa hindi. Yeah. Brad Ezekiel Lumali, magandang gabi po sa mga kapatiran kay Abayawa. Magandang gabi, Brad Ezekiel Lumali. Kung paano na si Pablo, yung sulat niya, na 14 na aklat ay para doon sa mga banal, o ganun din yung ating ginagawang pangaral. Ano? Kaya na, pag ako ay nakakita doon sa comment section, bura na ako ng bura. Oo, dinidelete ko na kaagad. Kasi wala ho eh. Siyempre, nasa laman yan eh. Kumbaga, against yan doon sa ipinangangaral. Brad Ramoreto, magandang gabi po, Brad Eman. Salamat, mga kapatid sa ASEM. Magandang gabi, Brad Ramoreto. Kaya kung ikaw ay hindi tinawag at hindi magbabanal, isang araw, medyo makon nga lamang salita eh. Pero sabi ko ako, isang araw baka hindi na rin tayo makita. Eh kasi yun yung layunin talaga dito eh. Ang layunin mo nitong munting channel na ito. Para magbanal ka. Magbanal ang bawat isa atin. Sapagkat yun naman ang sinasabi niya. Rosly Bandoho. Lolita Corsica, tama po. Rosly Bandoho, talagang iba-iba ang mga turo ni Abayawa eh kasi nga sa espiritu ang mutusuri sa atin. At saka hindi may pagkakaila yung gawa ng laman. Pakakatandaan niyo yung salitang kaligtasan sa kasalanan yan. Kahit saan ho tayo magpag-abot sa kasalanan, ang kaligtasan sa kasalanan. Wala hong pinag-uusapang iba. Yung maligtas tayo doon sa pagkakasala, sa kasalanan, maging banal. Kasi pag hindi ka na nagkakasala, matatawag kang banal. Hindi ka na nagkakasala.
O pwede ba yung brat? Oo naman. Pinakita niya nga eh, di ba? Nung siya mahayag sa laman, na siya hindi nagkasala. Ni kinasumpungan manandaya ang kanyang bibig. Ibig sabihin, kaya pala siya nakitulad sa tao na pupwede talaga na ang tao umaging banal. Di ba? Rodel na ba? Tama po, Bro Eman, kailangan maging wangis tayo niya. Kinakailangan mo eh. Maging kalarawan tayo, maging wangis niya. Kasi kung hindi mangyayari yun, yung kaligtasan natin o yung sinasabing buhay na wala hanggan, hindi rin natin makakampan. Sister Gina Makoko, purihin ang nag-iisang banal makapangyarihan sa lahat. Walang iba kundi si Abayaw. Magandang hapon sa mga kapatid ko sa kapulungan at sa iyo, Brother Eman. Magandang hapon, Sister Gina Makoko. Lolita Corsiga, masarap po ang nasa espiritu, bro. Maganang buhay at may kapayapaan. Basta po yung bunga ng espiritu na nasa Galacia 5.22, 100% po yun. Bakit? Ando na po yung kagalakan, ando na yung kapayapaan, ando na yung pag-ibig. Yun yung bunga. Yan ang wala sa laman. Hindi makikita sa laman po yan. Oh, may pag-ibig ka, wala sa laman yan. Diba? Amy Umali, magandang gabi sa mga kapatid na sa kapulungan ni Abay Hawa. Milano Umali Jr., dadalisayin parang ginto ang mga nasa kapulungan. Kaya maging walang dumis at kapintasan o batik man ang kasalan. Yun o talaga ang layunin. Kaya nga ho doon sa sabi nga natin, hindi ho welcome dito yung hindi tinawag at hindi magbabanal. Kasi alam niyo bakit? Masasaktan lamang yung laman. Di ba? Eh kasi nasa laman. Ayun, cut off na ho ko. Puntahan na po natin yung ating paksa. Ang paksa ho natin regarding dyan na sa 26 na mga gawa. Sabi ko doon sa 17, ililigtas kita mula sa kababayan mong Hudyo, gayon din sa mga hintil kung saan kita isusugod. Teka, yung konteksto nito, isinasalaysay ni Pablo kung paano siya nakonverte, sumampalataya. Yan. Sa 12, sabi niya, sinabi ni Agrippa kay Pablo, maaari ka nang magsalita para sa iyong sarili. Iniunat ni Pablo ang kanyang kamay at nagsalita bilang pagtatanggol sa sarili. Haring Agrippa, itinuturing kong mapalad ako at sa harapan ninyo ako'y magtatanggol ng aking sarili laban sa lahat ng mga paratang ng mga odyo. Sapagkat lubos ninyong nababatid ang mga kaugalian at pagtatalo ng mga odyo, kaya hinihiling ko pong pagtyagaan nyo akong pakinggan. Ito yung pagsasanggalan ni Pablo o pagtatanggol ni Pablo dun sa kanyang sarili, sapagkat hinuli nga siya. Ano? Ayan. Alam ng lahat ng Hudyo kung paano kong namuhay. Ayan. Mula pa sa aking kamusmusan sa aking sariling bayan at sa Jerusalem. Matagal na nilang alam at sila na ang makapagpapatotoo kung kanilang gugustuhin. Na ako'y namuhay bilang kaanib na pinakamahigpit na sekta ng aming reliyon. Dating may reliyon si Pablo. Oh, may sekta at ang sekta niya ay mga Pariseo. At ngayon nililipis ako dahil sa aking pag-asa sa pangako ng Diyos sa aming mga ninuno. Ang pangakong rin niya na inaasahan ng aming 12 lipi. Israelita siya eh. Oh? Oh. Kaya sila'y taimtim na sumasamba sa Diyos gabing araw. At dahil sa pag-asa rin ito, Haring Agrippa, ako'y pinaratangan ng mga Hudyo, bakit hindi mapaniwalaan ng mga narito na maaaring buhayin ng Diyos ang mga patay? Yan. Yan yung pagsasanggalan niya. Akala ko rin nung una
dapat kong gawin ang lahat ng aking magagawa laban sa pangalan ni Yahweh Shai na taga Nazaret. At ganun nga ang ginawan ko sa Jerusalem. Maraming mga misayanista, misayanist, eh, kasi Kristiyano nakalagay dito. Ang aking ipinabibilanggo bagay sa kapangyarihan ibinigay sa akin ng mga punong pari ng mga Udyo. Eh, mga Israelita ho sila eh. Oh? So, may high priest. Isa rin ako sa mga humatol ng kamatayan sa kanila. Inarusahan ko sila sa lahat ng mga sinagoga upang piliting talikuran ang kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, inuusik ni Pablo o pinaparusahan yung mga tagasunod ni Yahweh Shai para piliting talikuran yung kanilang paniniwala. At doon sa paniniwala ni Pablo, dapat aanib. Ayan. Sa tindi ng puot ko, inusig ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa. Yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco, paglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong pare, high priest. Nang katanghalian tapat, habang kami naglalakbay, nakita ko Haring Agripa, ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Ay, matindi ho yan. Pero kung naging maliwanag pa sa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tini na nagsabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong iyan para mong sinisipa ang matulis na bagay. Ano ba yung? Ito kasi yung God para ho doon sa kaalaman ng marami. Yan ho ay istik na may merong matulis sa dulo. Na yan ho ay pangtusok. Pagka ho yung baka ay halimbawa ay kumakaliwa o kumakanan, kinakailangan diretso. Yan. At si Yahweh Shai, yung magbubukin, at si Pablo, yung baka. Talinaga ho kasi yan. Yan. Kaya sinasabi niya, mahirap sa iyo ang sunikat sa matulis. Kumbaga, ididiretso niya si Pablo eh. Ididiretso niya. Yan. Kaya mahirap ang wika sa iyong sumikat sa matulis. Marami yung di nakakaalam yan. Oo, oh, ito pinag-aaralan natin, marami yung di nakakaalam. Ayan, 15. At itinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi ako, si Yahweh Shai na iyong inuusig. Tumayo ka. Nagpakita ako sa iyo upang italaga kita bilang lingkod. Oh? At magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipakikita ko pa sa iyo. Yan. Pero ngayon ito kung tutuusin. Si Abayahawa na ito eh. Oo, oh, nung bumalik na siya sa pagiging espiritu. Pero palibasa nga ako yung translator. Alam niyo naman yan. Siyempre, pagka yung translator, ay eh katulad niyan Jesus Panginan. Di ba? Ayan. At magpapatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipakikita pa sa iyo. Ililigtas kita mula sa kababayan mong Hudyo at gayon din sa mga hintil kung saan kita isusubo. Saan kita? Saan ililigtas si Pablo? Sa kababayan mong Hudyo. Bakit? Eto ho yan, mga kapatid. Para ho doon sa mga hindi nakakaalam. Ayan o. Di ba si Pablo ay tinatawag? Kasi sabi niya, ililigtas kita sa mga kababayan mong Udyo. Saan siya ililigtas? Para maintindihan ng marami. Alam niyo ba kung saan siya ililigtas? No?
Ito, 9:23-25 ng Luwa. At nang maganap ang maraming mga araw, ay nagsanghian ang mga Hudyo upang siya ipatayin. Doon siya iniligtas. Datakot na pagtalastas ni Saulo ang kanilang banta at kanilang binantaya naman ang mga pintuang daan sa araw at sa gabi upang siya'y kanilang patayin. Antindi, ano? Biro niyo ito? Antindi nito nangyayari kay Pablo na ito. Hindi ho naiintindihan ng marami yan. Hindi naunawaan na yung pagliligtas niya na ililigtas kita sa bayan, ililigtas kita. Oh, ganda yung nasalib doon sa ano eh. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo. Ayan. Maganda yung salin doon sa magandang balita. Iyo ba? Saan kita ililigtas? Eto, oh. Ililigtas kita. Kasi, nagbabakay yung mga Hudyo, oh, nakababayan niya para siya'y patayin. Ayan, o. Oh. Oh. 23, at na maganap ang maraming mga araw ay nagsanggunian ang mga Hudyo upang siya'y patayin. Hindi lang iisang beses ho yan. O, gawa ang 9:29-30 na nangangaral ng may katapangan sa pangalan ng Panginoon at siya'y nagsalita at nakipagtuli saan sa mga Greko-Hudyo. Datapat pinagpipilita nilang siya'y mapatay. Yan. Yan ho, dyan siya ililigtas eh. Naunawaan ho ba ng marami yan? Ha? Di ba hindi? Trese, 50 ng gawa. Datapot inidyuka ng mga Hudyo ang mga babaeng masisipag sa kabanalan na may mga kalagayang mahal at ang mga mahal na tao sa bayan at nangagbangon ng pag-uusig laban kay Pablo at kay Bernabe at kanilang pinalaya sila sa kanilang mga hangganan. Ayaw. Di ba sinugo si Pablo sa mga Israelita? Di ba? Isinugo siya doon sa mga hari? Isinugo siya doon sa mga hintil? Ano ito? Ito yung sinasabi niya. Ipakikita ko sa iyo kung gaano karaming pagtitiis o mangyayari sa iyo sa aking pangalan. O? Gawa 14:5-6 at nang gawin ang pagdaluhong ng mga hintil. Ayan. Kaya nga yung sinasabi ko natin. Di ba sinugo si Pablo sa mga hintil? Eh, ito mga hintil, papatay kay Pablo. Ito yung mga Hudyo, papatay kay Pablo. May hari, papatay kay Pablo. Samantalang dyan siya sinugo. Ano? At nang gawin ang pagdaluhong ng mga hintil at ng mga Hudyo naman, nakasama ang kanilang mga pinuno upang sila'y halayin at batuhin. Oh, talagang papatayin eh. Ano? Gawa, 14:19-20. Datapat nagsirating ang mga Hudyong buhat sa Antioquia at Iconio at nang naikayat nila ang mga karamihan ay kanilang pinagbabato si Pablo at kinaladkad nila siya sa labas ng bayan na inaakalang siya'y patay na. Oh. Datapat samantala mga lagad ay nakakatayo sa paligid niya ay nagtindig siya at pumasok sa bayan at nang kinabukas ay umalis siya nakasama ni Bernabe na napasa Derby. Gawa, 18:20. Sapagkat ako'y suma sa iyo, sabi ni Abayawa. At sino may hindi ka madadaluhong upang saktan ka sapagkat makapal ang mga tao ko sa bayan ito. So dito makikita natin, sabi niya, makapal ang mga tao ko dito. So meron talaga hong mga tao si Abayawa. Meron pinili.
So hindi ibig sabihin sa lahat ay maliligtas sa kasalanan. Hindi lahat. Kasi may sinabi na siya eh, makapal ang tao ko rito. May kinanya siya eh. Hindi ko ba? Kasi ibig sabihin, ang kaligtasan hindi para sa lahat. Lalabas. Ang kaligtasan sa kasalanan hindi para sa lahat. E tama eh. Doon sa ating pinag-aralan, doon sa Jude 1:4, hindi talaga ho eh. O kaya nga malalaman mo ngayon ng sarili mo kung ikaw ay nalagay doon sa masama, hindi ka magbabanal. Hindi ka magbabanal. Mananatili kang nasa laman. Ibig sabihin, alam mo mismo sa iyong sarili kung ikaw ay hindi maliligtas at ikaw ay inilagay doon sa para mapahama. Katulad nung nangyari kay Judas, katulad nung nangyari kay Solomon. Mga itinalaga doon sila sa bagay na yun. Iyo ba? Alam mo sa sarili mo ngayon, kung ikaw ay nagbabanal, ikaw ay inilagay ni Abba Yahweh doon sa maliligtas. Pero kung ikaw ay mananatili doon sa paggawa ng laman, ibig sabihin, itinalaga ka para hindi ka maligtas sa kasalanan. Tama po ba? Mahirap po bang intindihin? Tingnan nyo lang. Ha? Para makita lang natin. Kasi nung sinasabi ni Abba Yahweh kay Pablo, kaya ko sinasabi na tumawag sa kanya si Abba Yahweh sapagkat siya nasa espiritu na eh. Oho, hindi na usiya si Yahweh siya eh. Nasa espiritu na siya nung siya tawagin. Sino ka baga? Panginoon. Ako'y si Yahweh. Di ba? Kaya lumalabas nung sinabi niya, hindi ka ma... Basahin ko uli yun, 18:10. Sapagkat ako'y sumasa iyo at sino may hindi ka madadalo upang saktan ka. Sapagkat makapal ang tao ko sa bayang ito. May kinanya siyang tao. Oh? Yung mga papatay kay Pablo, ito yung hindi maliligtas. Di ba? Ibig sabihin lamang, kung ikaw ay nagpapatuloy sa laman, alam mong hindi ka maliligtas sa kasalanan. Kung nagpapatuloy ka sa laman, pero kung ikaw ay nagpapatuloy doon sa kabanalan, alam mo ang pupuntahan mo. Ayan nga sinasabi nga, di ba si Pablo inihalal para maging apostol, para maging guro, inihalal para doon sa mga Hudyo o sa mga Israelita, sa mga hari at sa mga hindi. Pero hindi lahat ng Israelita ay sumampalataya. Hindi lahat ng mga hari ay sumampalataya sa sinasabi ni Pablo. Hindi lahat sumampalataya yung mga hintil sa sinasabi ni Pablo. Hindi ho. Hindi ibig sabihin na komo siya ay isinugo sa mga hintil, yung lahat ng mga hintil maliligtas. Hindi ho ah. Merong tinawag doon sa mga kahintilan. O para katulad ni Pablo, si Ahudyo, halimbawa, si Elahi sa Benjamin. Ibig sabihin, hindi lahat ng taga-Benjamin naligtas. Hindi lahat ng Hudyo naligtas. Si Pablo, tinawag siya doon sa kalipunan ng mga Hudyo. O ganun lang yung kasimple. Ibig sabihin, hindi lahat ng tao maliligtas sa kasalanan. Hindi ba? Hindi maliligtas. Kasi may sinasabi rin dun sa 1, ang sumampalataya ay maliligtas. E paano kung hindi ka sumampalataya? O hindi ka maliligtas? O, 1+1. Ganun kasimple. Ano yung mong sabihin, Brad?
Eh kasi nga, kung ikaw ay lumalakad tayo sa laman, di alam mo na ikaw ay hindi maliligtas. Hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At kung ikaw naman ay nagbabanal, pinipilit mo yung sarili mo na magbanal ka sa tulong ni Abayawa, abay, meron kang pangako, buhay na walang hanggan. Hindi mo ba? Eh kaya nung sabi niya, makapal ang tao ko rito, hindi ka madadaluhong, hindi naman sapagkat makapal ang tao ko, meron siya talagang itinalaga. Meron siya talagang pinili, meron siyang ibinukod. Oo. Kaya nung sinasabi niya, ililigtas kita. Saan? Sa mga kapwa mo Hudyo. Yung papatay sa iyo, ililigtas kita diyan. Di ba? Eh kaya nga ho yung mga mangaral na tumatabi kay Pablo, hindi nila naintindihan. Bulag sila eh. Oh. Bulag sila doon sa sinasabi o katotohanan. Wala silang nakikita. Kaya nga alam mo, nasa laman ka, hindi ka maliligtas. Wala sa iyo yung pangako, buhay na walang hanggan. Wala ho. Kaya once na ikaw ay namatay, alam mo na ang patutunguhan mo. Once na ikaw ay matutulog at ikaw ay nasa laman, alam mo at ikaw ay namatay, alam mo kung saan ka patutungo. O yan yung eternal life o eternal death na sinasabi. At saka mas marami yung gumagawa ng masama. Kasi nga, yung sanlibutan ito, nakahilig sa sanlibutan o sa kasamaan. Nakahilig sa kasamaan. Ang sanlibutan ito, nakahilig sa kasamaan. So, mas marami ang gumagawa ng kasamaan. Kaya nakita nyo, nadaya ni Satanas, nadaya ng laman. Pinaya sila ng laman eh. Oh. Ano ba yung gawa ng laman? Sinungaling, mamamatay tao, nakikiapid. Yan yung gawa ng laman eh. Hindi nila naintindihan. Nakala nila yung Satanas, yan yung kung ilarawan nila, napakasama. Yung larawan ni Satanas, ng Diablo, ang pangit yan. No? Pero yung pala yung tao na namumuhay sa laman. Oh. Kaya nang sinabi niya doon sa kanya mga alagad, ngayon ang paghatol sa prinsipeng ito, ngayon, nung time na yun, no? Hindi nga lang naunawaan ng marami. Ano? So, pagka wala na yung laman sa iyo, mamumuhay ka ng ayon sa Espiritu. Eh, sinabi niya eh, makapal ang tao ko. Meron talaga siyang ibinukod. Yan. Di ba? Hmm. Biyahe niya, nabibilanggo si Pablo dahil doon sa kanyang pangaral. O yung pangako niya, ililigtas kita sa bayan. Dito medyo putol dito sa ang Bible. Pero pagdating doon sa magandang balita, ang galing. Ayan, liwanag. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo, gayon din sa mga Hintil kung saan kita isusugo. Imumulat mo ang kanilang mga mata. Ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas ng laman at ibabalik sa Diyos, sa Espiritu. Oh? Di ba liwanag? Oh? Dito kasi sa ang Biblia, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas ng laman hanggang sa Diyos, sa Espiritu, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. O edi yung mga banal, may mga kasama. Di ba? Yung mga banal.
Kinakailangan maalis ka dun sa laman para ikaw ay bumalik sa Espiritu. Oh. Sa larawan, sa wangis, ni Abayawa. Naintindihan mo ba ng laman? Hindi. Hindi maintindihan mo yan. Maliban na lamang na, yun nga, tawagin ka. Siyempre, pagka ikaw ay tinawag, paunawaan ka. Ibig sabihin, nakasalalay kay Abayawa ang kaligtasan. Kaya ho yung ginagawang pagre-recruit ng mga reliyon na maging membro sila. Ano lang ho yan? Nire-recruit ka para doon sa laman. Mm-hmm. Hindi ka inilalapit niyan sa Espiritu. Ibinabaon ka niyan sa laman. Saan? Sa kasinungalingan. Aral ng founder. Turo ng founder na nasa laman. O yan ako yan, mga kapatid. Mga itinilaga sila dyan sa bagay na yan. At hindi, ano, ibig mo sabihin, brad, ang daming nadaya ng laman. Opo. Eh, halos buong mundo nga ako eh. Di ba? Oh. Eh, di ba yung sinasabi nga sa Apokalipsis na dumaya sa buong sanlibutan? Sino? Yung Satanas? Yung Diablo? Oh? Yung Dragon? Eh, walang iba kundi yan yung laman na laban sa Espiritu. Kaya kita ninyo, bakit may kaguluhan sa buong mundo? Bakit? Kasi yung namumuno nasa laman. Walang namuno na nasa Espiritu. Kaya yung sasabi mo, magkakaroon ng kapayapaan sa mundong ito, wala ho. Wala hong kapayapaan mangyayari. Lahat ho ng namumuno sa gobyerno sa mundong ito, lahat nasa laman. So lahat yan kaguluhan. Meron ba kayong nabalitaan na isang bansa na nagkaroon ng katahimikan? Diba? Bakit lahat may gera? Bakit lahat may pagtatalo-talo? Bakit? Lahat kasi nasa laman. Ngayon, tinatawag nilang Satanas, yung tinatawag nilang Diablo, yung tinatawag nilang Dragon, yung matandang ahas, yan yung laman. O, na hindi naunawa ng marami na ang kalaban pa nila ay walang iba kundi yung kanilang sarili. Naghahanap sila. Ha? Binabaling nila sa iba. Gawa ko kasi yan ng Diablo. Ano ba sabi ni Eva? Yung ahas. Yung ahas daw ang may gawa. Yung pala yung laman. Tinukso. O. Ay di ba si Abayawa hindi naman manunukso? Ay sino ba ang nanunukso? Nasaan ba yung pagtukso? Hindi ba nasa laman? Kaya ka natutukso dahil nasa laman ka eh. Okay lang na merong tukso. Pero pagka ginarab mo na yan, o yun, pasok. Diba? Nagkasala ka. Kasi kung wala yan, hindi mo makikita yung sarili mo. Hindi mo bagay gates ang masusukat. Ayan. O kaya nga sinasabi natin sa pasimula pa lang, yung palang ating ginagawang pangaral para ito doon sa mga tinawag. Para sa tinawag, doon sa nagbabanal at mga nagbabanal. Hindi ito para doon sa mga hindi tinawag. Malayo-malayo ito sa reliyon, mga kapatid. Itong tinatawag nating munting channel na ito, ito ay malayong-malayo sa sinasabi nilang reliyon. Hindi ho tayo magre-recruit. Hindi ho tayo magsasalita. Mga kapatid, ang dami hong nagbautismuhan. 3,000, 5,000, 6,000. Ang miyembro ho natin, ganito karami. Hindi ho tayo ganun. Bakit? Si Abayawa ho ang tatawag eh. Si Abayawa ang magpapaunawa. Kung ang bilang niyan halimbawa ay ilan lamang, si Abayawa ang may gawa nun. Hindi tayo.
Di ho ba? Nakita ninyo, ang daming gustong maging ministro, ang daming maging gustong pastor, ang daming maging gustong pare. Bakit? Anong dahilan? Andun yung pera eh. May pera dun. Pagka ikaw ay naging isang ministro, meron kang isang kapangyarihan na kaya mong pasunurin yung mga miyembro mo kahit na anong sabihin. At ang pagtingin sa iyo, napakataas. Di ba? Tingnan ninyo. Alimbawa, ministro ng isang reliyon o Iglesia ni Cristo. Nakikita nyo kung gaano yung ginagawa nila doon sa kanilang ministro na pagsaludado. Kakaiba doon sa mga apostol ng unang siglo. Niyo ba? Eh, yung mga apostol, pambihira, ano sabi? Walang pamalit. Hubad, mga tinampal. Eh, bakit nga? Hindi naman talaga ganun ho yung ginawa nila eh. Nakatulad na nakikita natin ngayon. Yeah. Liwanag ho dyan ha. Ganun mo sinugo. Pero hindi ibig sabihin doon sa mga Israelita, hindi lahat yun maliligtas. Ganun din sa mga ari, hindi lahat yun maliligtas sa kasalanan. E biro mo, doon pa lamang yung kapwa niya Hudyo, gusto patayin siya. Yung mga intil, ganun din, gusto patayin siya. O di ba gawa ng laman niya? Di ba? Yung pagpatay, gawa ng laman niya. Yung pagsisinwaling, gawa ng laman niya. Kaya kung nasa iyo yung mga bagay na yan, si Satanas nasa iyo. Yung Diablo, yung dumadaya sa buong sanlibutan, nasa iyo. Oo. Tapos sasabihin mo, makapangyarihan, katulad din yan ni Abayawa na makapangyarihan. Paano naging katulad ni Abayawa makapangyarihan niya? Eh, ang tao nilikha lang niya. Oo. Yung pagiging laman ng tao, ang may likha niyan, si Abayawa. Bakit niya ginawang laman? Bakit hindi na lang ginawa na maging katulad niya? Di ho ba? O, eh, yun yung disenyo niya nung una, di ho ba? Siya may likha niyan eh. Siya lahat ang magkumuha ng bagay na yan. Iyo ba? So alam na natin ngayon mga kapatid. Hindi talaga ho tayo katulad ng reliyon na inaakala ng marami. Na tayo nagpapadami ng miyembro. Ha? Hindi ho. Kung meron lang tayong mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo, mga tinawag ho yan. Mga pinili ho yan. Tingnan ninyo ang bilang ng mga yan, kung ilan. Hindi ba? Samantalang ang reliyon sa isang bansa, ang dami nila. Libo, daan libo, milyon pa. Tingnan ninyo. Ligtas ba sa kasalanan? Lahat yan gumagawa ng salaman. Lahat. Kaya nga maliban tawagin ka. Kasi pagka tinawag ka, magkakaroon ka ng bagong kapanganakan. Mababago ka. Di ba? Yan. Siyempre, pagka nabago ka, nasa espiritu ka na eh. Makikita na yung bunga. Magbabanal ka ngayon. Yung mga dating hindi mo ginagawa o yung mga dating ginagawa mo, ngayon hindi na. Marami kasi tayong dating ginagawa na ngayon hindi na dun sa mga nagbabanal. Makikita niya yan uti-uti sa inyong sarili. Makikita niyo yan. Mga dating ginagawa mo, ngayon, iba na. Yan yun. So, ibig sabihin lamang mga kapatid, noong mangaral si Pablo, inihalal siya doon sa kanyang mga pinangaralan. Hindi lahat ito yun naligtas sa kasalanan. Di ba? Hindi lahat. Basa pa po tayo, ha?
Yung sinasabi niya nga, upang idilat mo ang kanilang mga mata. Ano yan eh? To open their eyes, to enlighten or instruct them. Kasi ho, yung ignorance is represented by the eyes being closed. Yung ignorance ka, yung hindi mo alam, is represented by the eyes being closed. Tama eh. O diba? Ang dami, hindi nila naiintindihan, hindi na, nila nalalaman. Bulag sila doon sa katotohanan. Oh. And to turn them from darkness to light, from the darkness of paganism and sin. Yun yung kasalanan. Para doon sa to the light and purity of the gospel. So yung darkness o yung kadiliman is an emblem of ignorance and of sin. Oh. Yung mga sumasamba sa Diyos, Diyosan, di ba? Kaya nga, kukumpara natin doon sa Mateo 4:16, ang bayang nalugmok sa kadiliman. Ano yun? Ignorance. Oh? End of sin ay nakakita ng dakilang ilaw at sa nangalugmok sa puok at lilim ng kamatayan ay lumiwanag sa kanila ang ilaw. O kaya kung hanggang sa ngayon, ikaw ay naandun pa rin sa kadiliman, bulag ka pa rin. O hindi nasa kapangyarihan ka ng laman. Ganun lang kasimple. Bulag ka, nasa dilim ka, o nagkakasala ka, alipin ka pa rin ng laman. Nasa laman ka pa rin. Dalawa lang eh, laman, espiritu. Magkabangga, magkaaway. Laman, espiritu. Yung Satanas na sinasabi, laman. Yung Diablo na sinasabi, laman. Hindi nila makuha yan. Bakit? Bulan. Dahil saan? Sa kasalanan. Habang ang tao nagkakasala, mananatili kang nasa kadiliman, bulag ka sa nangyayari. Di ba? Maraming mga kalalakihan at kababaihan, alam na may asawa. Alam. Palibasin na sa laman, eh lahat naman yan, gumagawa rin ng ganyan. Eh yun yung katubiran nila. So nakikisakay. Nakikisakay doon sa karamihan. Di ba? Eh hindi po pwede yung ganun. Ang bihira, doon sa batas ni Abay Hawa na huwag mong iimbutin ang asawa na may asawa. Diba? Yung pag-aari ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin. Alam mo na may asawa yan. Pero iniimbut mo pa rin. O kaya naman, wala namang asawa, pero ikaw may asawa. Diba? Sala. Bakit? Nasa laman. Bulag sila dun sa ganung bagay. Bakit hindi sila makaalis? Dahil nasa laman. Kaya maliwanag yung sinasabi ni Abay Hawa. Sabi niya, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas, ng laman hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamagitan ng pananampalataya sa amin. Hanggat ang isang tao ay hindi nagbabanal, nananatiling nasa laman yan. At kung ikaw ay nananatiling nasa laman, hindi ka makakakita ng kaharian ng Diyos. At pagka hindi ka makakita ng kaharian ng Diyos, eternal death ang pupuntahan mo. Yan yung second death dun sa Revelation 21:8. Ibig sabihin, wala kang pag-asang mabuhay. Kasi yung unang kamatayan, spiritually, and then ikalawang kamatayan, spiritually, o paano magkakaroon ka pa rin ng buhay na wala hanggang? Wala. Walang pagkakataon talaga. So may itinalaga
para doon sa buhay na walang hanggan, merong itinilaga sa kamatayan o eternal death. Paano natin malalaman kung tayo ay itinilaga para magkaroon ng buhay na walang hanggan? At paano natin malalaman kung tayo ay itinilaga para doon sa kamatayan walang hanggan? Simple lang ho. Simple lang. Pagka ho, kayo o sino man ay namumuhay sa laman, alam nyo, yung patutunguhan nyo. At kung kayo naman po ay namumuhay ayon sa Espiritu, alam nyo na po ang inyong patutunguhan. Sa Dilyon, hindi nila masabi yan. Tayo, meron lakas tayo ng loob na sabihin niyan sapagkat tayo po ay nasa Espiritu. Kasi yung nasa laman, hindi niya masalitayan. Bakit? Kasi siya mismo gumagawa rin ng laman. Merong tumutusok dun sa kanyang puso. Salita ka ng salita sa iyong kapwa, pero ikaw mismo gumagawa ng mga bagay na sinasabi mo sa kanila. Di ba? Kaya nga hindi masalita ng laman yan eh. Mga kapatid, yung Galacia 5:19, ang linaw-linaw dyan, pero hindi nila maipamuhay doon sa, o masabi man lamang doon sa kanilang mga membro. Bakit? Tatamaan lahat sila eh. Ando ng tama. Kaya ang ginagawa nila sa tuwing sermon, sinasabi lamang nila yung kaligtasan ng wika na sa iglesia. Labas ka rito, impyerno ka. Tuwi na lamang yan mga aral, tuwi na lamang mga aral. Puro na lang sa kaligtasan ng iglesia. Wala doon sa kabanalan. Wala sa pagpakabanal. Wala. Puro sa kaligtasan, kinakailangan manatili kayo sa iglesia, mabuhay at mamatay, tayo narito sa iglesia, sundin ang mga sinasabi ng pamunuan. Hindi ba? Edi, talagang panglaman. Dito sa, kaya nga sinasabi niya ni Assembly, a calling out. Ecclesia, a calling out. Mga tinawag. Ibinukod. Kaya yung salitang assembly or kapulungan, hindi ho yan reliyon. Kasi bawat isa, ang bawat isa sa atin, sumisimbolo na ikaw ay tinawag or eklesia. Hindi ka iglesia, hindi ka simbahan, hindi ka church. Ikaw ay tinawag eklesia. Ang tawag sa iyo ay eklesia, tinawag, ibinukod. Hindi ka pwedeng tawagin ADD, hindi ka pwedeng tawagin Iglesia ni Cristo. Ano yun? O yan, taguriyan doon sa mga laman. Siyempre, may hiya kang tawagin na ikaw pala ikapulungan na hindi ka nagbabanal. Ibig sabihin, pagka ako tinawag na kapulungan, Iglesia, ibig sabihin, banal. Kaya nga sinasabi niya, sa mga banal na nasa Corinto, sa kapulungan na nasa Corinto, na tinatawag na mga banal. To the assembly of Yahweh, to the Corinth. Di ba? Yan ho yung, ito ho yung wala sa reliyon. Kung si Pablo nung una nasa reliyon ng mga Hudyo, sekta ng mga Pariseo, nakonverte siya. Nabago. Sa reliyon, mababanal ka ba? Hindi. Lalo ka lamang madidiin sa kasalanan. Alam niyo kung bakit? Kasi nga ho, yung sinasabi ng mga pastor, minister at mga mangaral, ididiin ka lang sa kasalanan. Bakit ididiin, Brad, sa kasalanan?
Eh bakit ho? Bakit hindi kayo ibibigin sa kasalanan? Eh lahat nung itinuturo nila laban kay Aba Yahawah. Lahat na itinuturo ng reliyon laban sa kanya eh. Walang itinuro ang reliyon na nakasunod sila kay Aba Yahawah laban. Kaya nga tawag ko ay Antikristo. Laban sila lahat kay Aba Yahawah. Anti-Misaya. Antikristo. Laban. E wala namang itinuro si Aba Yahawah na ganito. Wala namang itinuro si Aba Yahawah ganito. Parang ang bilis yata. Pen-check na ako. Ayan. Ayan mga kapatid daw, ha? Oh, simple lang ho. Gaya nga ng pinagpauna ko na. Ito ang ating munting channel na ito ay para lamang dun sa tinawag. Nagbabanal, magbabanal. Ibig sabihin, kung hindi ka talaga tinawag, hindi ka mananatili dito. Alam ko tayong magagawa. Ay, yung sinasabi nung... Kaya nga yung sinasabi nga ni Pablo doon sa kanyang mga sulat, para yan doon sa mga banal. Yung 14 na sulat niya, para yan doon sa mga banal. Oh. Taka, spiritual yun eh. Yung buong kasulatan, para sa mga banal yan. Oh. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi oh, yung Espiritu ang nagbigay ng karunungan doon sa lahat ng mga nagsisulat ng mga ito. ano ba ang komento doon sa atin sa GC? Kung wala yata, wala tayong makikita nga. Puro ano to ha? Puro mga hearts to na sa GC. Si Brad Carlo Catan, Sister Lolita Corsiga, Brad Melchor Pasis, Sister Cristina Juarez, Sister Jean Quindo, isang mapupalang gawin po sa lahat ng kapatid ko dyan kay Aba Yahawah. Elohim, purihin siya magpakailanman. Sister Lori Calderon, Brad Carlos Caspar, totoo po yan, nabulo yung expansion ng target kaya nagpaparami ng member. Brada Christopher Perez. Shirley Abrera, maraming salamat kay Aba Yahawah sa buhay na pinagkalog sa maghapon sa kapulungan at sa inyo, Brad Eman, magandang hapon po. Sister Joe L.D. Brad Fernando Villera. Sam Rotoni. Ricardo Quaresma. Brad Wilfred Bedes. Ayun. Ayun po yung ating mga kapatid doon sa... O, 32 po yung ating viewers. 19 o 20 yung ating thumbs up. Dito naman sa ating YouTube live monitor. Si Brad Alberto Palato, Loren Paulan, Emiliano Umali Jr., Ricardo Quaresma, Samuel Rotoni, Riverisa Shirley, Rodel Nava, Rosly Bandoho, Sister Cristina Juarez, Brad Randiliano, Major Pasis, Lolita Corsiga, Leonardo Corsiga, Edmundo Umali, Leonardo Corsiga, Fernando Villera, Carlo Catanron, Joel Suela, Sister Maria Victoria, Sister Chris Junker, Christopher Perez, Brad Arnold Mococo, Fortunato Juarez, Sister Chris de la Cruz Kim, Brad Ezequiel Umali, Brad Ramon Recto, Sister Gina Mococo, Amy Umali, Sister Lorraine Paulan, Lolita Corsiga, Rosly Bandoho, tama lang talaga Brad kasi noon nasa katawan tao siya, lagi siyang malayo sa karamihan tao. Karamihan tao laging napupunta doon sa bundok. Melchor Pasis, Brad Nel Umali, magandang gabi po sa mga kapatid kay Aba Yahawah. Brad Ramon Recto, Bro Eman, ano ito? Hearts naman ang may espiritu o... Ano yan, Brad Ramon? May kamahin din yan.
Brad Sebastian Juarez, magandang hapon po, Brad Eman, at sa lahat ng kapatid kaya sa Assembly of Yaba. Malin, pasalamatan at purihin po ang nag-iisang makapangyarihang dakilang banal na walang iba kundi Jabel. Love you all po, mga kapatid, siya nawa, magpakailanman. Brad Eman, bago lang ako dito, pero anak po ni Brad Ramon. Sino kaya ito? Balakino. Good day to all brethren of Assembly of Bayawa and also to Bro Emmanuel. Ramon Recto, may mapansin, may comment kunwari, mali ang comment. Huwag ka na mong comment, mali. Ano yun? Mr. Pazis, ang ganda po ng paksa. Purihin at pasalamatan natin ng nag-iisang banal makapangyarihang Elvin. Abayawa, I love you po. Brad Eman at sa lahat ng mga kapalit sa Assembly of Yawa. Anak ako ni Ramon, siguro ano pa lang, baguhan siya cellphone. Sa Bibian Mana, shalom po sa lahat, sorry po sa late. Dahil sa sitwasyon namin dito, salamat Abayawa sa pag-iingat mo. Shalom din sa ating mga pamilya at ng viewers. Lolita Corsica, Sir Lori Calderon, magandang hapon mga kapatid kay Abayawa. Purihin si Abayawa, magpakailanman salamat po pala tayo sa walang sawa, sa pagod. Pagpapayag ng salita ni Abayawa. Leonardo Corsica, ibig sabihin po, mas matimbang ang paggawa ng kasalanan kaysa paggawa ng kabutihan. Totoo po yan eh, kasi pagka ang tao nasa laman, wala naman siyang ginagawang tama. Totoo yan. Kasi ito, sa laman ho kasi lahat ng gawa ng kasalanan eh. Ibig sabihin, pagka ikaw ay nasa laman, wala kang nagagawang tama. Akala mo lang nakagawa ka ng tama, hindi ho. Makagagawa ka lang ng tama, matuwid, kung may espiritu ka. Ano? Pero ang tao, kapag nasa laman, walang magagawang tama ho yan. Para lang sa kanya, matuwid yung ginagawa niya or tama yung ginagawa niya, pero yan ay nasa laman. Alam niyo kung bakit? Kasi nga ho, hindi makakakita siya ng kaharian ng Diyos eh. May abayawa. Pagka ang tao nasa laman, o parang paano ka nakagawa ng matuwid? Kung ikaw ay nasa laman. Ibig sabihin, kung nakagawa ka ng matuwid, ay may espiritu ka, hindi ko kinokontesta yun. Once na ikaw ay gumawa ng matuwid, mabuti, ay may espiritu ka nun, wala ka sa laman. Rodel Nava, tama po Bro Eman, ang linaw po ng araw ni Abayawa. Unaw-unawa po, salamat kay Abayawa. Tulit ako si Katama po, bro, habang may panahon pa, patuloy po tayo sa pagpapakamanal. Habang may buhay pa, may pag-asa pa. Huwag na po natin sayangin ang bawat segundo. Totoo po yan. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, hindi natin alam yung oras eh. Hindi natin alam. Wala na alam. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagbabanal, ituloy mo na lang. Di ba? Hindi natin alam eh. Wala nakakaalam. Ibig sabihin, pag alis mo dito sa mundong ito, iyo ba? Rosly Bando, tulad lang ngayon, Brad, nagkakagera dito sa may kila Sister Vivian. Peace on earth daw, wala namang kakainikan. Wala ho, tatandaan ho ninyo, lahat ho ng gobyerno, ng tao, lahat ho yan nasa laman. Wala ang kakainikan yan. Eh, bakit ho hindi? Eh, kung yan ba naman, may kakainikan, bakit sila nagpundar ng mga armas. Para saan bang baril? Di ba para pumatay? O yung mga barko de guerra na yan, para saan ba yan? Di ba para sumalanta ng tao? Wala. Wala ho. Kaya yung minsan no, may mga dito sa atin sa Pilipinas. Halimbawa, namumuno. Corrupt. Halimbawa lang naman. Ay lahat ng sakop ng corrupt. Bakit? Lumalakad sa laman ho yung mga yan. Kaya kahit na anong gaganda na mga sasabihin yan, di ko naniniwala ro. Di ko naniniwala. Yung sasabihin, halimbawa may bagong upo, halimbawa ay isang general, ano, at magsasalita ng kung ano ng mga mabubulaklak na salita. Ay, di ko naniniwala ho ro. Kasi numalingan lang ho yun. Oo. Wala hong tama dyan. Bakit? Nasa laman lahat ho yan eh.
Lolita Korsiga, kalaban po natin, sarili natin, dapat po natin paglabanan ang mga tukso. Oh, Edmundo Mali, pambihira bro, natuturo pa sila, yung pala sila, pala yan. Tama yan bro. Di ba? Huwag ka na magturo, ikaw yun eh. Sister Maria Victoria, I have peace of mind, stress, pretense. Abayawa and also to you, brother. Salamat, salamat kay Abayawa. Yung magkaroon ka ng kapayapaan, kagalakan at pag-ibig. Okay, bunga ho ng espiritu yan. Siya makagagawa niyan. Rito Korsiga, mga tao po, ang satanas, ang mga makasalanan. Joel D. Lolita Korsiga, Fernando Abilera, tama po lahat, brother. Lolita Korsiga, kaya nga po, tulad po ng laman na siyang dugo, hindi na po kami nakain. Malaman ko po, bro, mabaligtad po ang sigmura po. Hindi po pala dapat kainin. Grabe yung mga reliyon na yan. Magtuturo ng mali. Tama po yan. Lolita Korsiga, Leonardo Korsiga, meron palang pangalawang kamatayan. Meron po. Spiritual pa rin mo yan. Kasi hindi ka naman nabuhay na maguli eh. O hindi ka nabuhay doon sa naging patay ka na ng una pa, nagpatuloy ka, siyempre, dumanas ka ng unang kamatayan, hanggang danasin mo pa rin yung ikalawang kamatayan. So wala ka talagang buhay. Ibig sabihin lang nung kaya na napangalwahan ka, talagang walang pagkakataon na bigyan ka ng buhay. Ano? Leonardo Korsiga, tama po bro. Sa Melotone, Ricardo Quaresma, Fernando Villera, lumalakas talaga ang loob ko rito. O dito mga kapatid sa kapulungan, totoo po lahat, Brother Emmanuel, ang sinasabi ninyo sa kapulungan. Galing mo sa kasulatan. Lolita Korsiga, sobrang ganda po ng aral, busog na busog po ang espiritu ko. Riverisa Shirley, Lolita Korsiga, dalitin po, bro, sarap manood at makinig. Fernando Villera, salamat Abayawa sa ganitong aral mo na mula sa aming tagapanguna sa Assembly, Brother Emmanuel. Sana po kahit Sabado, magkaroon po tayo ng pagpupulong mula kay Sayo Abayawa. Biting pa rin, Brad, Fernando. Eni Umali, Loren Paulan, Lolita Korsiga, Claudel Nava, Sir Lori Calderon, salamat po, Abayawa. Ganun din sa iyo, Brother Emmanuel. Rosely Bandoho, yun pala ang tinatawag peace nila eh, yung sarili mo magkakaroon ng kapayapaan sa buhay, hindi sa mundong ito. Christy Lakoski, maraming salamat po, Kuya, sa pagbabagi ninyo sa amin ng banal na aral ni Abayawa. May natutunan na naman po kami sa araw na ito. Ingat ka po palagi, Kuya, walang hanggang pasalamat po, Abayawa. Salamat, salamat, Sister Chris Dilakoski. Bernadette Pontere, salamat po sa walang humpay na pagpapaliwanag na salita ng Abayawa. Magandang hapon, Sister Bernadette Ponteres. Fernando Villera, ang ganda sa pakiramdam kapag ipinahayag mo natin ang tunay na pangalan ni Abayawa. Enrico Sarada, thanks po kay Abayawa. Good day po sa lahat ng kapatid kay Abayawa, rin din kay Brian. Fernando Villera, salamat po Brother Manuel sa mga araw na salita mula kay Abayawa. 31 yung ating viewers, 21 o 22 yung ating thumbs up. Meron pa bang bumati dito sa atin sa GC? Ayun, okay na, ala na, puro hearts. Maraming salamat sa ating mga kapatiran ha, sa iba't ibang panig ng buong mundo. Muli tayo pasalamat kay Abayawa sa pagkakaloob niya sa atin ng buhay. Siyempre, bawat segundo at minuto, marami ang nawawala sa mundong ito. Ang napakabigat kasi, mawala ka sa mundong ito o mamatay ka na nandun ka sa isang panig, hindi doon sa buhay na walang gan. Nakakalungkot. So muli, sumating po ang biyaya, awa, habag po kapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayawa sa magandang gabi sa bawat isa. Muli po, maraming pong salamat sa bawat isa sa atin at patuloy na pagpapala ang siyang mahayag sa ating lahat. Maraming salamat. Magandang gabi po sa bawat isa.